ay sa pambungad na awit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. At si awit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral. Ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung anong itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalagan siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagpangaral, ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ang nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntun at mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili hayin, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nasa daan ng mga alagad patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, ngayong paahon tayo sa Jerusalem, ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila, Mababataban ninyo ang hirap na babatahin ko. Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na mga itinuturing na pinuno ng mga hintil, ang siya'y pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. Masaya po ba kayo? Bakit yung iba yung mukhang nakasimangot pa rin? Happy?
happy. No? Palagi po tayong maging masaya sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. Sapagkat ito'y biyaya at pagpapala ng Diyos ang buhay na ipinagkakalo po sa atin sa araw-araw. Kaya wala po tayong dahilan para malungkot. Kaya nga di ba palagi sinasabi, every gising is a blessing. Kaya dapat sisimulan natin ang ating araw ng may ngiti, may saya, no? At lagi tayong dapat umaasa sa kung ano ang ibinibigay na pagpapala, no? Blessing ni Lord sa ating mga buhay. Maliit man to o malaki, ito'y isang pagpapala na dapat nating na-appreciate. Dapat nating tinatanggap at ipinagpapasalamat sa Diyos. Amen? So, ang bawat isa sa atin na narito ngayon, kung hindi man lahat, mayroong mga panalangin, intensyon na idinudulog sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng ating pintakasi ni San Pedro, ni Padre Pio, ay mabibigyan ng katugunan, no? Ang ating mga panalangin na through her and his intercession, ang ating mga dalangin, no, ay matutugunan ng Diyos na sa pamagitan ng ating Padre Pio ay magkaroon ng kasagutan, lalo na doon sa mga kapatid natin na may mga karamdaman, no, may mga taong pinagdaraanan sa buhay. Ang mangyayari ang lahat ng ito at may pagkakaloob sa panahon at oras na ipagkaloob ng Diyos. Kaya wag po tayong maiinip, ano? Wag tayong magmamadali na kung kailan ibigay ng Diyos, hayaan nating ito ang mangyari. Wag yung ating kalooban ang mangyari, no? Ang manguna. Hayaan natin sa kagustuhan ng Diyos ipagkaloob ang lahat ng ito at ito'y pagtinanggap na natin, malamang ito pa'y higit sa inaasahan natin. Sabi nga, siksik, liglig, at umaapaw. Naniniwala ba kayo doon? Ay, of course. Kaya dapat maging happy tayo, no, sa ating pagdarasal sa araw-araw. At iti alam natin na ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay. Sa araw na ito, sa ating Ebanghelyo, maaaring pamilyar na kayo, palagi niyong naririnig, no, lalo na sa mga panahon ng mga mahal na araw, no, ng Lenten season, ang mga bago mag-Easter, no, ang mga salitang ito, no, sa ating mabuting balita. Narinig natin kung paano ang ating Panginoong Jesus ay naglalakbay, naglalakad, no, pahon papuntang Jerusalem, nakasama niya ang kanyang mga alagad. Subalit siya ay nauna sa mga alagad niya at sa mga sumusunod sa kanya. At yung mga alagad niya ay nagkukwentuhan. Samantalang may sinabi sa kanila si Jesus na hindi nila masyadong nauunawaan at naiintindihan. Katulad ng sinasabi dito sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siya'y dadakpin ng mga punong saserdote, no, at ng mga iskriba at i-hand over doon sa mga hintil. At siya ay hahamakin, luluran, magbibigay ng mga pasakit hanggang sa humantong ang kanyang kamatayan. Subalit marami sa mga alagad ni Jesus ay hindi nauunawaan ang sinasabing ito sapagkat abala sila sa kanilang pagkukwentuhan at hindi talaga tumitimo or nagsisingin doon sa kanilang mga isipan ang sinasabi ng kanilang guro. At yun nga, no, ang magkapatid na si Juan at si James o si Santiago na mga anak ni Zebedeo ay lumapit pa sa ating Panginoon at nagtanong, nagsabi, meron silang hinihiling sa ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi ni Juan at ni Santiago na mga anak ni Zebedeo kay Jesus? Guro, kapag ikaw ay andun na sa iyong kaharian, pwede ba kaming maupo sa iyong kaliwa at kanan bilang mga kumbaga kanang kamay, no, ng ating Panginoon? At ano ang sagot ng ating Panginoon? Kailangan magdanas din sila, batahin ang anumang hirap at sakripisyo na dinadanas niya o dadanasin. Pabinyag kung paano siya binyagan.
sa maraming sakripisyo. Subalit sa ganoong pangungusap ng dalawang magkapatid na ito, narinig ng mga sampu pang alagad ni Jesus at wari na galit, no? Doon sa dalawang magkapatid, sapagkat ang feeling ng mga ibang alagad, sila lamang ang natatangi among themselves, no? Sila lang yung may karapatan. Kaya nadismaya ang ibang mga alagad sa dalawang ito na si Santiago at si Juan. Ano kaya iniisip ng dalawang ito ng mga oras na yon? Na sila'y mas magaling kumpara sa sampu nilang mga kasamang katulad ng mga alagad o apostoles? Kaya nasabi sa kanila ni Jesus, hindi nyo alam ang inyong hinihingi sa akin. Na pagkatapos noon, sinabi pa ng ating Panginoon, kung nais nyo talaga, nais nyo na uminom sa kalis na aking pinag-inuman. Mga kapatid, alam nyo, marami sa atin, hindi naiiba ang pag-uugali sa dalawang alagad na ito ng ating Panginoong Jesus. Kalamitan ang marami sa atin sa mga panahong ito ay halos nakasentro na lamang palagi sa kani-kanilang mga sarili. Alam ba ni na Juan, ni Santiago, na nasa kapamahakan o kapamahakan or in danger itong si Jesus? Nalalaman ba nilang ang ibang mga Hudyo, ang mga hintil, ay nagbabalak ng masama laban kay Jesus? At itong dalawang alagad na ito ay pawang nakatutok lamang sa kanilang mga hangarin, sa kanilang mga personal na interes. Mas binibigan nila pagpapahalaga sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila pagdating ng araw in the future. Hindi nila naiisip ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanila. At ganyan ang isipin ng marami sa atin. Ilan sa atin na kapag humahawak na ng kapangyarihan, may konting yaman na ipinagkakaloob ng Diyos, ay yung tila ba'y nagiging mayabang na at nagiging mapagmataas sa inaipagkakaloob sa kanila ng Diyos na nakakalimutan na natingnan kung saan sila nagmula at paano sila umangat sa kanilang mga buhay. Totoo, naging privilege ng iba na mga apostol at alagad ni Jesus ang kanilang pagsunod kay Jesus. Subalit marami ang kumukutya at humahamak. At kasama yun sa kanilang paglilingkod. Katulad na nangyari kay Jesus. Hindi naiiba ang pag-uugali ng dalawang alagad na ito sa marami sa atin. Na kapag nabigyan ng pagkakataon sa buhay, na humawak ng mga responsibilidad, maging boss, maging amo, maging pinuno, ng anumang kanilang kinabibilangan, nag-iiba na ang pagtingin sa sarili. Masyado nang bumibilib sa sarili na tila bagay hindi rin sila nagmula sa mababa. Nalilimutan na ang magpakumbaba, nalilimutan na ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa kanila ay galing din sa mga taong nakapalibot at nakasama nila sa araw-araw. My dear brothers and sisters, kung kayo po ang tatanungin ko sa araw na ito, kapag kayo'y nagdarasal at nakikipag-usap kay Jesus, nakatuon lamang po ba ang inyong mga panalangin tungkol sa inyong mga sarili? Kayo lamang po ba palagi ang nagsasalita kay Jesus? O tumatahimik din kayo, binubuksan ang inyong mga puso upang sa ganoon marinig ninyo ang gustong sabihin ni Jesus sa inyo?
Hinahangad din ni Jesus na siya ay magsalita sa bawat isa sa atin. Kapag tayo lumalapit sa Kanya at nagdarasal, hindi puro tayo ngawa lang na ngawa. Manahimik din tayo. Pakinggan natin kung ano ang gustong sabihin ni Jesus. Buksan niyo ang inyong mga puso. Maaring hinihintay lamang ni Jesus na makasama ang presensya niya at magkaroon tayo ng full attention habang tayo'y nananalangin in silent. Mga kapatid, sa araw pong ito, kapag nagdarasal na tayo, gagawin lang ba nating tayo ang nagsasalita o hihinto rin tayo para mas maging attentive tayo at mapakinggan ang mga salita ng Diyos para sa atin? Mga kapatid, inaasahan po ni Jesus na tayo din sa bawat araw ng ating buhay, tulad ng sinasabi ng ating Ebanghelyo, maging lingkod din tayo ng ating kapwa. Ang paglilingkod ay hindi makikita lamang sa mga aksyon o magawa natin. Makikita ding maging lingkod tayo ng ating kapwa kapag isinasama din natin sa ating mga panalangin ang kanilang mga intensyon, ang kanilang mga petisyon. Hindi lamang nakatuon sa pagdarasal ang tungkol sa sarili natin, kundi isama din natin sa ating mga panalangin ang mga mithiin at intensyon ng ating kapwa. At sa ganoong pamamaraan, nakapagbibigay tayo ng paglilingkod na inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tulad ni Jesus, makapaglilingkod at makapagmamahal din tayo sa ating kapwa. Ang ating sakripisyo, ang siyang tunay na paglilingkod para sa ikabubuti ng ating kapwa. Kaya sana po, piliin nating maglingkod ng tulad ng kay Jesus. Hindi na lalayong makatatanggap tayo ng higit pa na pagpapala kumpara sa naibibigay natin. Kayo ba mga kapatid, ano ba ang masigit na pipiliin ninyo? Ang makapaglingkod sa inyong kapwa na inyong makakaharap sa araw na ito? O simple na ipagpapatuloy nyo lamang ang mga pansariling makapagpapasaya subalit walang paglilingkod na maibibigay? Baka hindi nyo po alam, si Jesus na pala ang nakakaharap ninyo sa mga oras na ito, sa mukha ng inyong kapwa. Si Jesus ay mababanaagan ninyo dyan sa mga katabi ninyo, sa mga nasa likod nyo, at sa mga makakasalamuha sa araw na ito. Naniniwala ba kayo na pwede nyong mabanaagan si Jesus sa mukha na inyong kapwa? Tingnan nyo yung mga katabi nyo. Nakikita nyo ba si Jesus sa kanila? O kayo, natatakot kayong tumingin sa kanila, baka iba ang makita, hindi si Jesus. Yung kalaban ni Jesus. O tinyo, natawa yung iba, natakot pa. So my dear friends, sa araw na ito, ang reminder sa atin ng ating pagbasa, katulad at tulad ni Jesus, magbigay sa sarili na may kahandaan ng pagsasakripisyo. Tayong lahat ay inaanyayahan na makapaglingkod sa kapwa, hindi upang paglingkuran. At yon ay magagawa natin na may kapakumbabaan sa lahat ng oras. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kaludan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang inyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng kamatayan ay kanyang nalupig kaya't siya ang aming daan para sa aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Di narapilan ang lahat, ang naparito mo siyang nagmulat sa bulag, sa playa'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayo lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. At po ay magsitayo. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Marapatin sa kapwa maging tinapay kagalakan sa nanunumay. Katarungan sa naapi at kalungan ng bayan mong sawi.
inialay. Buhay na ganap ang sanging kaloob at pagsasalo. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petrelcina, monghing banal, pindakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyo ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Isa ng Hunyo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga patid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapalaala nang iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang umaga po at mag-iingat po kayo sa inyong mapag-uwi, sa inyong mga tahanan. Magandang umaga po muli. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.